Ayan, dito tayo sa kapitbahay natin. Kukuha tayo ng daw ng saging. Ito yung taga-Songket. Anong gagawin mo dyan sa dahon? Magluluto ako ng biko. Biko. Nasa Pasig si Biko. Hello mga kabuko. So, ayan. Nakikita nyo ba to? So, ngayon magluluto tayo ng biko. Siyempre, magagata muna tayo. So, meron tayo ditong buko. Ayan. So, dahil wala tayong itak dito, gagawa tayo ng paraan kung paano ito mabubuksan. Ayan, yung buko natin. Tanggalin muna natin ang mga bunot. So, kung wala po kayong ano, wala kayong itak, okay? Ang gagawin lang natin dito is pagmamasdan nyo yung mga mata ng buko. Okay? So, hahanapin natin dito yung gitna, yung mata, neto na maliliit. Okay. So, ganun yun. Ano to? Sekreto po ito, ah. Konti lang ang nakakaalam nito. Okay. Yeah. Hanapin ko muna. Ayun, nakita ko na. Ayan. So, yan. May technique po yan. Tapos, ang gagawin nyo, maghahanap kayo ng kanto. Okay. Sa so, mga mahilig sa kanto. Ayan, maghahanap kayo ng kanto. So, dito, yan, sa gutter na ang semento, ayan, gagawin natin dyan is ayan, dito natin siya bibiyakin. Okay, ganun lang po siya. Ayan, biyak na siya. Oo, oh, diba? So, ayan, napalakas yata. Napakalakas. Napalakas yung pagbiyak natin. Tapos syempre kakayurin na natin siya. May kasama ako dito. Obi? Obi? Ayan, may kasama ako. Ayan, naglalaro siya doon. Ayan. Shout out sa mga Bicolano na maurag mag-good-good. Ito po yung buhay namin dati sa probinsya. Pag maghuhulay ka, ito muna yung gagawin mo. Hindi siya katulad dito sa Maynila na naka-ready na yung butas. Ayun na nga mga idol, oh. Masakit na yung kamay ko sa kakakayod ng niyog. Pero okay lang yan kasi mamaya meron tayong kakainin na napakasarap na biko. Kaya kayod lang. Kayod, kayod, kayod. Pero before that, maglaro muna tayo kasama si Obi. Yan. So nakakatuwa po yung aso na to, ha. Kung gusto nyo po ng kasama sa bahay, yan, mag-alaga po kayo ng aso. Okay? Nakakatuwa po. Parang bata din siya. Nakikipaglaro. Nakakatanggal ba ng stress? And syempre, let's go back sa ating pagluluto. Ayan, haluin na natin yung biko na gagawin natin today. Halo lang, halo, para sumarap, mag-simmer yung gata doon sa ating malagkit. Ayan. Sige lang, halo lang, halo. Ay,
Yan, napakasarap po nitong gawin, di ba? Lalong-lalo na kapag mayroong okasyon sa bahay, di ba? Mayroong birthday, kahit anong okasyon, Pasko, bagong taon, yan, napakasarap nitong gawin. Di ba? At syempre, yan, natapos na nating lutuin at ilalagay na natin siya sa bilao. Yan. So, ayan. So, parang alanganin yung space natin diyan. Kaya sabi ko, doon na lang sa labas. Kahit bawal lumabas, 'di ba? Kahit merong batas, doon tayo sa labas. Agoy, mapriso ka. And mga idol, nandito na tayo sa labas. So bago 'yan, siyempre inom muna tayo ng juice, 'yan para happy ba? Okay, so kunin natin yung biko sa loob. Munti ko pang makalimutan yung pot holder natin. Diba? Ayan na, ayan na. So, mag-ingat po, baka mapaso. Mahirap pong mapaso. Ayan, so isasali natin yung biko dito sa bilao. Dahan-dahan, tiyaga-tiyaga lang. Matatapos din yan. Ayan na nga. Yan na yung panghuli. Panghuling taktak. Itaktak mo na yan, idol. Yan. Ubus na nga mga idol. Ito. Siyempre, yung matutong dyan, yung masarap kainin. Lasang biko. Lasang biko. Lasang pulutan. Sino dyan mga paborito ang totong? So, papantayin natin siya. Ayusin natin yung pagkalagay sa biko. Kailangan pantay, di ba? Para lahat mabigyan ng karapatan. Ayan mga lods, lalagay na natin yung ating toppings, yung tinatawag nating latik. Ayan, ito yung nagpapasarap, ito yung matamis, di ba? Gawa naman ito sa gata at asukal. Lalagay natin yan sa ibabaw. Ayan. Halo-halo, yan. Sige, pantayin natin yan para lahat may karapatan. At syempre, dahil luto na nga yung ating ginawang biko, oras na para tikman at kainin yung niluto natin. Ayan, so kuha muna ako, idol. Ayan. Sige, kuha pa. Ayan, dinamihan ko na kasi baka maubusan ako mamaya. Marami pong kakain yan. Kunti lang kami dyan sa bahay pero mamaya dadami yan. Okay, so syempre ayan. Tama na yan, di ba? Diet muna tayo mga idol. Matamis kasi yan. At syempre, kapag may biko, napakasarap niyan. Isabay yung mainit na kape. So, ayan, nagbubukas na ako ng kape dyan. So, ang sarap din ng kape natin na yan. Bakit? Kasi sugar free po yan. Ayan, para sa mga diabetic, sa mga bawal yung matamis sa kanila. So, meron tayong Leven Alkaline Coffee na sugar free. Napaka-healthy din. Kasi alam nyo ba, ang laman niyan prutas tsaka gulay. So hindi siya katulad ng kape na nasa yung kape sa labas na magpapalpitate ka, 'di ba? So lalagyan na natin 'yan ng syempre mainit na tubig. Yan, tingnan niyo naman, umuusok-usok pa, no? Yan, masarap po sa kape yung umuusok, 'di ba? Pero yung asawa mong umuusok yung ilong, 'yun, delikado 'yun. So mag-ingat, 'wag pausukin 'yung ilong ng iyong asawa. Alright. So, ayan. Ibabalik natin dun yung thermos, siyempre. Kung may kinuha ka, ayan, ibalik mo doon. Oh, sige. So, ayan. Gahanap po ako dyan ng basurahan kasi siyempre, bawal magkalat. Diba? Isa din po yan sa kinagagalit, diba, ng mga asawa. Pero yung kasama ko po, hindi ko po asawa yan, ha. Asawa po yan ng boss ko. Ayan. So, doon tayo sa labas.
bakit masarap sa labas? Ayan, mahangin po kasi sa labas at presko. Ayan, punta tayo doon. Siyempre, dalhin natin yung merienda natin. At doon tayo mag re-relax. Alright, so balikan natin yung kape. Ayan, so dito po, self-service po. Diba? Wala tayong katulong dito sa bahay, so kailangan kung may gusto kang lutuin, pwede kang magluto. Ayan. Make sure lang na meron kang pambili ng lulutuin. Ayan na nga. So nakuha ko na yung kape. Sinara ko muna yung pintuan kasi pumapasok si Ovi. Ayan. So syempre, maganda maupo tayo. Ayan mga lods. Papugi muna. Baka kasi masira yung image natin sa camera. Ayan. O, higup na ng mainit na kape. Agoy, ang sarap naman. O, diba? O, nakalimutan ko pang haluin yung kape ko. Diba? Di na po, tinamad na po akong kumuha ng kutsarang panghalo. Kaya tinidor na lang yung ginamit ko. Diba? Tamad ka din. O, so, nangungulit po dyan yung aso natin, oh. Ayan, gusto niyang umakyat. Nangungulit siya dyan, oh. Diba? Ganyan lang po ang buhay. Parelax-relax lang.